Makaisip pa nga daw. So, yun guys, turuhin po kayo paano mag ng front-end guide. So, nag-e-edit lang ako guys ng ilalagay natin. So, ito, edited na to. Natago ko lang yung template. So, dadagdagan ko lang ng 2x23 guys. So, yun guys, tapos na natin. Putik na yun, ang hirap mag-edit. So, ito lang, lagay na natin to. So, save na lang natin to as DDS. So, try ko rin gumawa guys ng DDS kung paano maglagay sa Photoshop nyo. So, ang gamit kong Photoshop ngayon guys is 2022. Sa 2022 yan. Sinave ko. Ito yung settings niya. Yan. So, okay na. So, palitan natin itong loko na to. So, palitan natin. Yan. So, ito na siya. DDS. So, ito yung front end natin. Natin to. Yan. So, gagamit tayo ng guys ng RedMC. So, RedMC. So, ngayon, punta kayo sa 225. 225 type nyo lang dito. 225. Tapos ID. Sorry. ID. Ayan. So, ito na siya guys. So, mag-i-import tayo ng texture. Export muna natin. So, 225. Yan. So, export natin siya. Yan. Export natin siya sa 225. Ito. Ay, sorry. Export textures. 225. Yan. Desktop. So, pag na-export nyo guys, dapat magkakaroon siya ng laman. So, yung laman niya guys is ito. Ayan. So, 0. So, rename nyo lang to as 0. Dapat guys, DDS na same sila ng ano. So, 190 to 1920 by 1080. So, tingnan natin yung look ako. 920. So, okay lang. Goods lang. So, dapat same ng pixel yung guys, ah. Okay. So, para gumanda yung front end nyo. So, dahil kasi nag-request to guys. So, hihingi lang tayo ng permission natin sa paggawa ng toots. Ay, sorry. Ayan. So, nalagay na natin mga loads. So, okay na siya. So, ang gagawin nyo naman ngayon ay punta tayo dito. Yung plano naman. So, nakita nyo yan. So, dito tayo sa plano natin is 394. 394. So, paste lang na. So, ito na siya. So, 512 by 128. So, kuha lang kayo ng so, pwede naman natin siya is i-export as ano PNG. So, sa desktop na lang. Ayan. So, ito na siya. So, drag nyo lang sa ano nyo. So, edit lang natin siya. Copy ko lang. Pwede kaya yun. Try natin. Pwede naman. So, try lang natin mga leads. Edit lang natin siya. Para madali lang guys. Hindi tayong papahirap. Papakita ko lang sa inyo. Ito nga. So, edit natin ito na lang. Delete natin ito. Yan. So,
Theros. Theros. Theros na lang. Hindi natin play na. Pwede naman guys kung ano yung trap nyo ilagay. So ako Theros. Yan. So, konting ano lang. Gradient overlay. Yan. Tapos shadow size. Yan. So, okay na guys. So, save lang natin siya as TDS ulit. Malod, syempre. So, paste lang natin. Wait lang natin ulit. So, ayan na. So, ayan na siya guys. So, import na natin. Theros. So, ayan na siya. So, si ano naman? Si 225 ulit. Balik tayo 225. So, import lang natin. Embed textures. So, click nyo lang yung 225 ulit. Ayan. Okay. So, okay na tayo guys. So, save nyo siya. Save na ba? Hintayin nyo lang. So, okay. Minimize natin. So, check na natin mga lods. So, ito. Di ba? Nakaluka tayo. X lang natin to. Paste lang natin sa main folder yan. So, marami akong NBA dito guys. So, ayan. Ayan sa mga ko back. So, try natin. Yun! So, makikita nyo guys, naiba na natin. Ayan, the rows. So, ayan, 2x23 rows again. So, yun lang guys. Ganun lang yung pag-edit natin ng front end guys. So, comment down below guys kung may tanong kayo. Tandaan nyo lagi ang written rules natin mga lods. Humingi lagi ng permission sa gagamitin yung base. Okay, bagay release or anything. So, pinaghirapan nila i-edit yan. Nakala, boss 3, 2K, boss Dodds, 2K, at T-Clutch, 2K. So, marami pang iba, guys. Credits nyo lang kung kanino base. Paalam lang kayo. So, wala namang, ano yun, mahirap, di ba? So, yun lang, guys. The Unwritten Rules. I'm out.